episode 2 ng series para sa Media and Information Literacy. At gaya na sinabi ko noong unang episode, ang ating pag-usapan ngayon ay kung paano natin makokontrol ang liwanag sa photography. Medyo hesitant lang na ako na-discuss ko ngayon kasi sa lagay ng mga gadgets na meron tayo ngayon ay para bang hindi na kailangan pag-usapan kung paano ba makokontrol ang liwanag. Kasi nasa camera na mismo yan, di ba? Gaya na itong gamit natin ngayon. Kapag hinilaan ko ang ilaw ko, nag-adjust siya. Kapag nilakasan ko, mag-adjust siya. Kapag totally pinatay ko, nakakakuha pa rin ng liwanag gamit ng kung anong meron dito sa loob ng kwarto na to. Ganyan ka-smart ang mga gamit natin ngayon. Hindi gaya ng panahon namin. Nagsimula kasi akong mount ng camera nung ako'y grade 3 pa lang. At nung nakuhanan ko ng image ang Taal Volcano na ang ganda-ganda gamit ng isang Instamatic na camera, feeling ko talaga nun may career na ako. At doon nagsimula yung love affair ko pagdating sa photography. Ngayon, nung college na ako, binilhan ako ng isang single lens reflex o SLR na camera. At yun ang pinaka-basic at pinaka-magandang magagamit mo kung talagang gusto mo mangarir pagdating sa photography. Yun nga lang, nung panahon na yun, kinakailangan budget at lahat. Kasi imagine mo, bibili ako ng isang roll ng film, 24 shots yun o kaya 36 shots na yun. Kinakailangan isipin mo, paano mo siya mapabudget sa ganun lang. At kinakailangan mo pa na maghintay ng ilang oras at okay, minsan yung araw pa para mapadevelop yun. At doon mo lang malalaman kung talagang maganda ba o palpak yung ginawa mo. Kaya kinakailangan budgeted at kinakailangan kalkulado ang bawat ganun mo. Eh ngayon, gamit mo lang ang phone cam mo, magpipicture ka ng buong araw mo, magpangit, dilit agad. Kahit buong araw mo, pwede mo mga picturean, diba? So baka may tatanungin ninyo kung anong gamit namin camera sa ngayon, ha? Tulong naman yung mga yan. Meron na kaming apat na ginagamit. Una, yung pinaka-favorite ko kasi dito kami nagsimula ng digital filmmaking talaga. Yung maganda ay itong EOS 1200 Canon. Very basic para sa isang kumukuha ng picture. Pero sa pagiging basic niya, madali mo maintindihan yung mga dapat mong malaman pagdating sa digital photography. Ngayon, bukod pa dito, gumagamit din kami ng isa pang camera. Mas malaki to, mas makapal ang lens, mas thick, mas mahaba ang lens, mas maganda ang coverage niya. At medyo matagal na lang ito, may mga issues na ano, pero since 2016, gamit ko to. Nung time na yon, pag tinanong mo kung anong pinakamaganda na bakit mo magamit para sa filmmaking, ay ito yan, Canon 60D. Okay? Pero, hindi ko na masyadong ginagamit ang mga ito. Kung matindi ang film lang na gagawin, ito yung ginagamit namin. Pero, dahil sa mabilisan ng galaw ngayon, una-una gumagamit ako nito. GoPro. Kahit saan pwede mo ilagay, kahit nakalambitin ka sa bangin, pwede ka makapag-shoot gamit ito. Very, very, very handy. Pero, ang ginagamit ko ngayon sa vlogging, ay walang iba kundi ang aking smartphone. Pinaka-kombinyente at pinakagamay ko. Wala pa masyadong problema. Pero para sa ating discussion ngayon, ang gagamitin ko ay itong 1200D. Okay? Kasi mas madali makita yung display dito at napaka-basic ng tingnan. Mas madali kong ma-explain para sa inyo. Basic lang naman talaga binigay ko. Yung complicated, di ba na mag-explain sa inyo. So, paano pa gumagana ito? So, imagine mo na nasa loob ka ng isang madaling na kwarto. Actually, yun naman talaga ang term para sa camera. Camera obscura o dark room. Kinakailangan mo kasi ng dilim para makontrol mo ang liwanag. Ngayon, para mo makakontrol ang liwanag, basically, tatlo lang yan. Una, aperture. So, sa isang kwarto, paano mo papapasukin ang liwanag? Di ba kailangan? So, sa isang kwarto, paano mo papapasukin ang liwanag? Siyempre, kinakailangan mo na pintara. At kung gano'ng kalaki o gano'ng kalit ang pintara, yun ang magdidikta kung gano'ng karaming liwanag ang papasok sa kwarto mo. Sa camera, ang pinakabintana mo ay nandito sa lens na to. At ito yung tinatawag nila. Ang lens na to ngayon, pag makikita mo siya, ay may butas o opening. Yun ang aperture. So, ito ang ginagamit namin camera ngayon. So, react lang natin, sarili natin mo sa mga features, ano? Ito yung shutter niya. At dito ako nag-adjust. Okay. Normally, kapag photography yung pinag-uusapan, nakalagay yan sa M, which is manual. Pwede rin naman kasi yung automatic,
Pag nakalagay yan dito, wala ka ng problema dyan. Siya na bahala mag-adjust para sa'yo. Pero dahil sa mas gusto kong kontrolin yung camera ko, ginagamit ko yung M-setting manual. Ito yung makikita ninyo sa kanyang display. And pag pinindot ko ito, kita nyo, napupunta siya doon sa may F. Yung F na yon ang aperture. Ang aperture ay nagsisimula sa F. Tapos noon meron siyang number. Sa ngayon na nakikita niyo dito ay 5.6. Pero pwede mo itong dagdagan hanggang 36. Kapag malaki ang number, ang ibig sabihin niyan ay maliit ang aperture o maliit ang bukas ng lens. Pero kapag ito naman ay maliit na number, ang ibig sabihin niyan ay malaki ang aperture o malaki ang bukas ng lens mo. Bakit kinakailangan malaman natin yung aperture? Kasi ang aperture ang magdidikta ng tinatawag nating depth of field. Yung depth of field, ito yung kung gaano ka-sharp ba yung kinukuha ng subject kumpara sa kung ano yung nasa unahan niya at kung ano yung nasa likuran niya. Okay? Diba minsan yung magandang kuha yung ganda-ganda, crispy-crispy mo, tapos yung unahan mo blurred, tapos yung likuran mo blurred, diba ang ganda ng dating? Kapag gano'n na nangyari, ang depth of field mo ay mababaw o shallow. Ngayon, kung sharp ka, kitang-kita ka, at yung likuran mo kitang-kita rin, liwanag rin, malinaw din, yung unahan mo malinaw din. So ibig sabihin nun, ang depth of field mo ay wide. Siyempre, ang bintana mo naman, hindi mo naman yung bubuksan ng 24/7, ano, sinasara din yan. At kung pag-usapan natin sa photography, ang pagbubukas ng bintana ay nakadepende sa tinatawag na shutter speed. Ano ngayon yung shutter speed? Paano nyo natin eh? Yung concept yun. Limbawa, napadungo ko sa bintana, tapos nakita mo si crush sa labas. Siyempre, crush mo yun. Ano, di ba kung bubuksan mo yung bintana ng ganyan, lalaki mo pagbukas ng bintana ng ganyan. Ang tagal-tagal na nakabukas, para talagang makita mo siya ng lalong lubos. Pero kung bigla naman dumating yung taong may crush sa'yo, pero hindi mo naman crush at sobrang sa mukha, syempre isasara mo ito, bigla yan. Diba? So, yun ang shutter speed. Ang camera, pag binuksan mo ito, meron ito isang mirror na nakasara. Pag pinindot mo ang shutter, bubukas yun. At pag bukas nun, papasok ang lahat ng liwanag na maaaring makuha nito. Yun nga lang, hanggat nakabukas ang shutter sa loob ng camera, lahat ng liwanag ay papasok dito. Pag ginalaw ko ngayon ganyan, so imagine niyo sagap niya lahat ng liwanag. Tandaan natin, liwanag straight lang naman yun. Hindi naman niya gumagano. Ngayon, dito naman sa side na to, yan yung nakikita niyo ngayon, yan naman ang shutter speed. Pag sinabi mong shutter speed, diba? Parang fraction lang siya, ano? Ang ibig sabihin yan, ang bilis ng iyong pagbukas ng camera ay 1 over 13th of a second. Ang bagal nun. Ang mabilis ay ito, 1 over 4,000th of a second. Napakabilis niyan. Diba? At ginagamit lamang ito kapag masyadong maliwanag, super liwanag ang paligid at gusto mong kontrolin ang lahat ng ilaw dito. Ngayon, pababa na pababa yan, hanggang sa makarating sa whole number, pabagal ng pabagal ngayon ang shutter speed mo. So, halimbawa, ilagay mo dito sa 1 over 30, ay ibig sabihin yan ay 1 over 30 na per second na bukas, mabagal na yan. So, marami na makukuhang liwanag yan. Lalo na kaya kung yan ay nandito sa 1 over 4. Lalo na kung ganito na. Ang sabihin niya, seconds na yan, oh. Diba? At kapag yan ay nakalagay sa bulb setting, kapag pinindot mo ang shutter na ganyan, hindi yan magsasara hanggat sa hindi mo tinatanggal ang iyong kamay. So, anong implications nun? Kapag yan ang ginawa mo, lahat ng liwanag na dadaan dyan ay makukuha niya. Kaya paano kung yung liwanag na hindi gumagalaw? Kasi gumagalaw naman talaga yan, di ba? From one source, papalapit yun sa'yo. Okay? Doon nagkakatalo sa kung saan maaaring mag-blur o kaya ay ma-freeze ang ating kinukuhan. Sample na natin. Halimbawa, itong isang kuha na to. Kuha ko to doon sa Nuvali, doon sa Field of Lights, ano? Eh, si
camera, hawak-hawak ko, gamit ko yung DSLR camera ko doon, inikot kong ganyan. So pag ikot kong gano'n, ayan, lumabas. Diba? Kasi baka nakabukas yung shutter na yan, napakabagal nung pagsara nung shutter na yon. So nung inikot ko yung camera kong ganyan, lahat ng liwanag na nakuha niya ay nanatili. Okay? Gumalaw din siya. Eh, limbawa naman, kung ganito, jump shot. Ito yung parang na-freeze yung moment natin. Napakabilis ngayon ang shutter na yan. Isang iglap lang, buka, isang iglap, sara. Natitigil sa panahon yung eksena na kinukuha natin. Okay? Yung mga mayroon sa jump shot, alam na alam niya. Diba? O halimbawa naman ganito. Yung kuha na yan, sabi ko lang doon sa estudyante ko, o hawak mo yung camera, i-flash mo, yung cellphone mo, i-flash mo yung flashlight sa'yo, patayin mo, umikot ka sa isang tabi, tapos buksan mo ulit. Dahil nakabukas lang ang shutter na yan, nakuha niya ang liwanag dito, ang pagdaan ng liwanag, at ang pagbukas din ng liwanag dito. Okay? Yan ang effect. Ngayon, sir, nagagawa po ba yan sa phone cam? Sa phone cam ko, hindi. Ewan ko lang sa phone cam ninyo. Kung medyo high-end, siguro yung phone cam natin kaya yan. Yun lang nga, tandaan natin, kapag napakabagal ng shutter speed ng camera natin, ingatan na ito ay gumalaw. Kahit ang maliit na galaw ng kamay niyo, kahit yung pulso, maaaring maramdaman yan. Pero kung mabilis naman ang shutter speed, wala namang problema yan. Yung fraction per second, wala magiging problema yan. O, obserbahin nyo limbawa ito. Okay? Yung apoy dito sa gawing kaliwa, okay? Napakabilis ng shutter speed niyan. Kaya makita mo, frozen yung apoy. Pero, yung apoy dito naman sa kanan, mabagal yung shutter speed niya yan, yung pagbukas niya yan. Kaya makita mo, lahat ng liwanag niya gumalaw, nakuha. Diba? Para nag-smoothen lang yung fire. So ngayon, meron ka ng kortina, meron kang bintana, may isa pa. At ang pangatlo, ang kwarto natin ay nag-absorb ng liwanag niya, depende sa kung anong pintura nito. Kung ang pintura ng kwarto mo, halimbawa, ay itim, at ang laki-laki ng bintana mo, ay talaga magkukulang at magkukulang pa rin yung liwanag mo doon. Bakit? Kasi nga, black yung paint mo. Pero kung liwanag mo kung ang kwarto mo ay painted ng puti, siyempre, pagpasok ng liwanag, reflected yun doon. Ngayon, ito yung paghahalin tulad natin doon sa pangatlong aspeto na kinakailangan malaman para makontrol yung liwanag. At ito yung tinatawag nila na ISO. Yan. Yan ang nagdidikta ng sensitivity ng film mo. Ang pinaka-common na ISO 100. Yan. Itong 100 na to, maganda to kapag maliwanag ang panahon, wala namang issue sa ilaw. Yan ang pinaka-basic. Ang pinaka-sensitive dito sa kamerang ito ay 6,400. So pag sinabi mong 6,400 ang ISO mo, napaka-sensitive nito sa liwanag. Kahit gabi at kandila lang ang ilaw mo, makukuha nito. Yun lang nga ang sistema, kapag sensitive ang ISO natin, ang effect niyan ay medyo grainy o medyo parang may polvo ng konti yung kuha natin. So, sample na natin, ano? So, itong kuha ko na to, kinuha ko to sa simbahan ng Kalamba. Gabi, yung tori na nakikita ninyo, hindi talaga yung naliliwanagan. At ang ginagamit lang na liwanag dyan ay yung kakaunti na reflection nito. Ngayon, pag binuksan mo yung shutter speed na yan, ng ilang segundo, sa lagay nito, 15 seconds nakabukas ang shutter speed niya, makukuha niya na maliwanag yung isang subject mo kahit madilim yung gabi. Okay? Hindi naman po sikit yung kadiliman, yung sobrang dilim. Pag sobrang dilim, talagang wala kang makukuha dyan. Pero kung merong fountain makikita, basta nakabukas yung shutter speed mo na yan, okay. Ngayon, kung mapapansin nyo, ba't parang makinis ang dating? Kasi ang ISO nito ay mababa lang. ISO 200 ang ginamit dito. At dahil ISO 200, yan. So parang, wow, ang dating niya, detalyado siya. Pero, sa kalagayan naman ito, ito yung kuha ko sa kanlubang naman, sa isang statue ni Mama Mary doon. Ano? Kinakailangan kasing taasan ko yung ISO ko dito kasi wala akong hawak na tripod noon. So, shaky ang kamay ko. Ang mangyayari ngayon yan, kung hahayaan ko yung kamay kong
nakabukas ganyan, nakahawak ganyan, at nakabukas yung shutter speed na matagal, gagalaw rin yan. So, para maging sensitive, mabilis lang yung shutter speed ko, tinaas lang yung ISO. Parang timplahan lang yan, diba? Okay, ngayon, kung mapapansin mo, smooth ang dating niya. Pero, kapag nilapit mo yan, dun mo mapapansin, ay, parang medyo grainy. Yung parang medyo makaspang ang kuha mo. So, tandaan natin, tatlo ang nakaka-apekto sa pagkontrol ng liwanag sa ating camera. Aperture, o yung opening, yung shutter speed, o yung bilis ng pagbuka at pagsara ng shutter, and yung ISO, o yung pagiging sensitibo ng film natin. So, yan, tatlo na yan ang pinaka-basic na kinakailangan malaman para makontrol natin ang liwanag sa photography. Pero, syempre, medyo mahihilaw ang discussion natin dito hanggang sa hindi natin ito tinatry sa labas. Yes.